Ayan, oh. Oh, yun. Nagbabaging. Yun. Ayan, oh. Walang hatak. So, ayan. Lapad pa. Or, ano, diameter ng, ano, ng lining. Pero, talaga, ang, ano ko dyan, ano na, manipis na. So, ayan. So, ito ay GX35, no, 4-stroke. Langis pa ba to? So yun, mga idol, no, mga kapeds, mga kagulong, mga katuti, mga ka-4-stroke, may dumating dito na stand-up scooter Scorpion 4-stroke, no. Ang issue niya ay hindi ko alam. So ang sabi, ano, wala daw hatak. So tignan natin, ano, 4-stroke na yan. Ayan. So rotate ko yung camera para makita natin na maayos, ano. So ito nga yung Scorpion na 4-stroke GX35, no. Wala siyang, wala na yung kanyang air cleaner, no. Nagpalit na ng velocity. Oh, ayun, oh. Kalawang na, oh. Tapos so wala daw hatak to. Sabi, hindi na nga nagagamit daw. So, start nga natin. Ay, prime nga na natin to. Ayan. So, yun. Nag-start pa naman. Oh. Tapos, ay, ano natin. I-rev nga natin. Oh. Itong motor na ito. Dahan-dahan lang muna natin i-rev. Kasi baka tumakbo eh. Ayan, oh. Wala. Wala response. Wala response yung gulong. Pero mas maganda dyan, pagka nag-testing kayo ng ganyan, itaas nyo yung gulong, ano? Lagyan nyo ng, ano, ng kahoy dito. No? O taas nyo ng ganon. Wala kasi taga-video. Pero ito, malalaman naman natin yung pagka nirib natin. Ayan, oh. Ayan, oh. Ayan, oh. Oh, yun. Nagbabaging. Yun. Yan, oh. Walang hatak. So ayan. Steady muna natin dyan. Baka masira natin masira natin lalo. Ayan. Titignan natin kung ano problema nito. So pag pinigam mo siya, baka siyang mabibilawakan, mamamatay, ano. Ayan. So tara, kalikots tayo, mga idol, no. So ayan, mga sir, gagawin natin ay tanggalin muna natin siya sa ano, sa frame. Pero alam naman natin ang issue na nagbabaging siya, no, nagbabaging sounds yung ating makina, no. Tapos walang hatak, no. Hindi siya makahatak pagka sinagad mo yung throttle. Ano lang siya, mutot-utot lang siya. So maganda, tanggalin muna natin siya sa ano, sa frame para ma-check din natin yung clutch niya, no. Tapos sunod na natin yung makina. Tignan natin yung tuning ng carb niya. No? So, remove muna natin yung tangke para ma-access natin yung ano, number 8 dito na bolt. No? So, yan. Rinig niyo po yung ano, yung aso. No? So, luwagan lang natin itong isa pala. Tapos, itong isa ay pamaganda. Ito na lang siguro. Tanggalin lang natin to. Kung may bench kayo, mas maganda. Mas madali. Mag-aayos. So, yan. Taas nyo lang ng ganyan, luwagan nyo doon, taas nyo doon. Ayan. Para ma-access nyo yung bolt. Apat na bolt para matanggal nyo yung makina. No? Pero tanggalin nyo muna yung hose. No? Tanggalin nyo muna yung hose. Tanggalin natin yung hose. Ayan. So,
baba muna natin to konti para yung gravity. Kasi pagka yung ano mas mataas yung hose, eh ah, yung tangke, yung gas ay tatapon. Pabalik lang. Taas nyo lang. Ayan, para yung ano, yung gas bumalik doon sa tangke. Isa pa. Pagka hindi nyo matanggal, sikwatin nyo. Hindi kaya, ikutin nyo ng long hose. Pero ingat lang kasi napupunit po yan, no? Nasusugatan din siya. Pagka nasugatan na, ay putulin nyo na. Oh. Ayan. Matigas lang. Kasi kumapit na siya eh. Habang inihila nyo yan, kumakapit ng kumakapit yan. So, sundutin nyo na lang. Kinay ng aso. Ayun yung nagdala eh. Ah, aso. So, yan. Kasi para yung gas, ipit nyo muna dito. Para yung gas hindi matapon. Ayan. So, ayan. So, okay na, no? Natanggal na natin yung... Natanggal na natin yung hose. Tapos, tanggalin nyo na rin yung connection ng, ano, ng makina to kill switch, no? Hilain nyo lang naman yan. Makina tsaka kill switch yan. So, ayan. And then, itong, ano pala, sa carb. Pagtanggal niyan, sa carb, throttle, no? Ayan. Hilain nyo lang, tapos hawakan nyo dito, i-push nyo yung kable, sabay, kasi lalabas siya, hilain nyo ng ganun. Ayan. So, ayan, tanggal na siya. So, separate na siya. Ang naghahawak na lang sa kanya, yung engine, ano, engine mount dito. Tsaka yung possible, kung naka-engine mount sa ilalim, kasi 4-stroke, meron din yun doon sa ilalim. Pero ito, wala. Walang butas, no? So, hindi naka-mount. So, dito na lang tayo. Ayan, dito naman tayo. So, ayan na to, no? Dito naman tayo sa side. Naitas na natin ito kaganin eh. Ayan, taas na lang na ganun. Para ma-access nyo yung tornilyo. No? Anyway, maluwag pala. Niluwagan ko yung ano ha, yung tornilyo na yan. Niluwagan ko. Para, ano, kasi pagka hindi nyo niluwagan, baka mabasag yan. Niluwagan ko lang na konti para may, ano natin, may tuwad natin, yan. So, itong apat na tornilyo. Isa, dalawa, tatlo, apat. At tatanggal na natin yan. Unahan na natin itong sa ilalim. So, ito pala ay number 8, no? 8mm. 8mm to guys. Ayan. Apat lang naman yan. Bila. Ano. Gumagalaw na yung makina. So, bakit natin ginagawa ito? Unang-una, para ma-check din natin yung ano, kanya clutch bell. Tsaka clutch lining kung okay pa. Kasi, naging issue rin niya, di ba? Parang... Isyo maarangkada. Although, ang issue niya ay ano siya, bugging, no? Yung carb niya. Kinakapos o ano, sobra. Parang ganon. So, ayan. Nakalimutan kong hawakan. So, ayan na po. Maghihiwalay na yan. So, ayan. So, naghiwalay na yung makina tsaka yung frame. So, makikita natin sa lining. Ayan. Manipis na rin yung lining niya, no? So, susukatin natin yan. Yo. Susukatin natin guys yung ano, yung ano niyan, yung laki lapad pa or ano, diameter ng ano ng lining. Pero talaga ang ano ko diyan, ano na, manipis na. So ayan. So ito ay GX 35, no? 4 stroke.
Langis pa ba to? Sabi muna natin to. Ang kanyang ano. Ang kanyang bell. Okay pa naman ang bell. Yan, okay pa ang bell. Ay, sukatin din natin ang bell niyan. Tanggalin muna natin. Paghiwalay muna natin. Ayun yung humiwalay kasi hindi ko tinanggal yung ano, kadena. Pero pwede naman. So, ganun lang. Okay pa yung bell. May signs na na galaw na rin yung bell. Tsaka ano, na-replace. May sign na lang is ayan. So tara. Ayusin natin yan. So ito na mga boss, yung ating 4-stroke, no? Kinalas na natin siya. So, lagyan nga natin ng ilaw kasi mga dilim. Ayan. So, marami pa siyang, ano, oh. So, matatanggal naman yan. Yung mga puti-puti na yan. Ayan. Wala na yung kanyang air filter, air cleaner, no? So, ito. Yung kanyang clutch ay nakita natin ay upod na. No? Upod na. So, sukatin nga natin mga sir. Yung kanyang clutch, no? Tumuha natin para lumayo siya. So, ito, magiging prone sa, ano yan, sa putol ng, ano, putol ng clutch spring, pagka mga ganyan na siya kanibis. No? So, ayan, no? Nasa, ano na siya, nasa 72, no? mm, yung clutch niya. So, ito, meron tayong semi-bago dito. Semi-bago. Two spring. Ito, single spring. Pwede naman din ilagay yan. So, ayan. Medyo malaki difference niya. Kung ito ay 72, check natin tong isa. 75. So, meron siyang 3mm na, ano, na diferensya. So, yung 3mm ay malaki yun. Ayan, o, makikita nyo. Ayan, o. O. Nakikita nyo diferensya nya, ayan o. Ang laki. Compare mo dito sa, ano, sa bago. Pero gamit na to, ha. Gamit na to. Na, nabawasan na to siguro. Mga 1mm nang nabawas dito, 2mm. No? So, for comparison lang. No? So, yan. Pagka yan ay pumasok sa inyong bell, kapit ka agad yan. Sa, kahit na mababa pa yung RPM, no? Kakagat na agad yan. Ito naman, matagal kumagat ito. Kailangan magalit yung makina. Kasi pag nagalit ang makina, babatakin niya, nababatakin yung spring. Yan, para kumagat siya sa bell. Ngayon, pagka nagalit na siya, kakagat na yan sa bell. Ang tendency sa spring, matitension yan, no? Kakaroon ng tension. Kaya yung iba, napuputulan ng spring. Meron naman din, ano, yung mga spring depende kasi sa manufacturer's datasheet eh. Kung ano yung material na ginamit sa spring, no? Kung ano yung ginamit nilang spring. Meron naman na mapayat, pero talaga kahit batakin mo, makunat. Ito naman, meron naman yung mataba. Kala mo, kala mo matigas, yung pala, ano siya, tensile siya, no? So, madali siya ma-break, no? So, gaya niyan. Pagka ito muna. Ayan, ganyan ka muna. Pagka nilagay mo na yan dito sa bell, pagka sinalpak nyo na, no? Yung clearance nyan, malaki na clearance. No? Kailangan medyo maliit lang ang clearance sa bell para pagka takbo nya ay nalower RPM, patas ng patas, saalan siya didikit. No? Saalan didikit yung ano, yung inyong clutch. Kunyari, 1,000 RPM. Pagka na-reach nya 1,000 RPM, didikit siya. Kasi yung spring parang 1,000 RPM. Na-raise nyo yun, bubuka na yun 1,000 RPM. Unlike yung pagka naupod na yung clutch nyo, upod na yung clutch nyo, bubuka yan ng 1,000 RPM. Pero malayo yung tatakbuhin niya para makarating siya dito sa ano, sa clutch bell. So, yun. Tanong ng iba, ano bang maganda?
Habang maganda, sir. Bossing, amo, senpai, master, Panginoon. Yan, two spring, three spring, single spring. So, ako hindi ko masasagot yan. Personally, hindi ko masasagot yan. Kasi, iba't ibang design eh. Iba't ibang design nung ano, nung mga makina na gumagamit ng dual spring, gumagamit ng triple spring, mga racing, o tsaka yung single spring. So, yun lang muna. So, magre-research ako tungkol doon. So, ngayon, yung problema natin dito, di ba, nagbabaging siya, ano? Tsaka walang hatak. So, ito, isa na yung nakita natin, isa, walang hatak, ayan. Yung kanyang bell. Yung kanyang clutch, walang hatak. So, ipod na, no? Walang hatak. Kahatak siya in a higher RPM, pero magbabaging na siya. So, isa to sa problema, tsaka yung curb. So, yung curb niyan. So, titignan natin yung curb kasi ang curb na ganito, pagkaalam ko dito, may filter din ito. No? Ang curb na yan ay may filter. So, makikita nyo yung filter niyan. Sa iba, nandito ang filter niyan, guys. Merong filter yan dito. Strainer, mesh, strainer, filter. Pagpasok sa inlet, nandito yan sa loob, meron yan dito. So, tapos, itutunod na rin natin to. No? Itutunod natin tong curb na to. So wala ito ay wala kang makikitang pihitan, isa lang ayan. Dito lang yung iba kasi dito. Yun yung high speed needle. High speed needle, idle needle, low speed needle yun nandito sa ibabaw. Ayun. Kaya yan may takip kasi meron din diyang tornilyong maliit diyan sa loob. So para makita niyo, buksan natin. So ayan. Ang sabi ko meron siyang tornilyo o pihitan na maliit doon sa loob. Hindi ito yun ha, hindi ito. Hindi yan. Yung ano na yan, marks na yan, yung flat na yan, hindi yan. Kasi pag ito'y inikot nyo, haangat lang yan, haangat yan, matatanggal nyo buo pati yung needle. So, nandito yan sa loob mga idol. Pasensya na at marumi yung aking kamay. Kasi, siyempre, sino nga bang naggagawa, nag-aayos na malinis ang kamay. So, ayan, tinanggal ko yung tapon. Recover yan. Ngayon, ang needle niya nandun, maliit na flat screw. Yan. Yung iba, Pacman, tawag nila doon. Meron dyan. So, ilapit natin para makita nyo. So, yan guys, no? Ayusin ko lang yung camera. Ayan. Kung nakikita nyo, ayun. Yun yung negative. Yun, no? Yun yung low speed needle. Yan. Nasa loob na yan. Yan. Pag inikot nyo yan, palubog. Yun, yung maliit na yun. Ibig sabihin, pag inikot niya, palubog, kukunti pasok ng gasolina. No? So, yan yung sa idle, no? Sa idle, kung gaano ka lakas kapag ka naka-idle yung inyong makina. Ang hirap ito, no? No, guys, no? Yung low speed needle, yun, yung low speed needle na yan. Pagka yan ay nagkabulilyaso kayo dyan, nagkamali kayo ng pihit dyan, ano na, sure ball na yan na mahirapan na kayong magtono ng inyong carburetor. So, yung iba kasi, dito lang sila nagtotono, no? Dito. High speed needle yun. Yung high speed needle yun, ginagamit yun pagka nakarekta. No, pagka nirev mo siya, no? Yung response, yun, pasok ng gasolina papunta sa carburetor. Ito namang isa na ito, ito naman sa idle yan. Yan. Diyan ka mag-a-adjust pagka, kunwari, yung ano mo, yung makina mo ay antaas. Ang taas na ng idle. Napakataas ng idle. Alam mo kung bakit napakataas ng idle niya, no? So, ang taas ng setting ng idle, nakaganon na. No, nakalubog na ito. Ang taas ng idle niya eh. Mataas yung idle niya kasi hindi magbabalance yung gas at saka yung air. So, hindi nagbabalance yung gas and air. Kaya nakataas ng ganyan, ibig sabihin, inangat niya. Kailangan niya iangat yung low speed needle. You know? Yung low speed needle na yon, kailangan niyang iangat, no? Iangat para makakuha siya ng gas, no? Para hindi siya mamatay. So, ang gagawin mo ngayon para bumaba yan, guys, yung setting ng ano, ng idle setting, kailangan mo luwagan 'yon nasa taas. So, luwagan mo 'yun. Pagka naluwagan mo 'yon, medyo tataas ng konti. Magbabawas ka dito. Yeah, magbabawas ka na diyan. Magbabawas ka na ng minor. Yan, magbabawas ka na ng minor hanggang makuha mo
no? So habang niluluwagan mo 'yon, tumatas ang minor. So luluwagan mo 'yan. Luluwagan mo hanggang makuha mo yung nakadapa na siya. Yan, nakahiga na siya diyan. So may instances naman na kagaya niyan, kung gusto mo nang nakaganyan siya, nakadapa na siya, pwede mo papatasin ng minor niyan. Higpitan mo lang yung low speed needle 'yon. So ikutin mo lang 'yon, no? Ikutin mo lang 'yon. So pagka may video natin, no, pagka nakakabit na, ituturo ko sa inyo kung paano. Yan. Constant naman 'yan, guys, yung opening ng carb kasi meron yang guhit eh. Sa loob. Ayan. Sa RC engines kasi kami nagtotono sa RC engines, kailangan 1mm lang yung butas ng carb, yung opening ito, oh. Pakita ako sa inyo. Buksan natin. Ayan. Ay, nakita niyo yung butas niyan sa full open. Ayan. Kailangan pagka naka ano yan, pagka nakadapa yan ng ganun, yung butas na yon kahit 1mm lang from ano, from the opening, no. Susukatin niyo 1mm lang ang butas noon. Kasi kung pagka malaking masyadong ganyan, malakas agas yun. Ayan. Kailangan medyo 1mm lang, medyo sarado siya ng konti. So ganun. Sa mga ganito, mga 2mm, 3mm ang butas. Kasi sa mga RC engines, maliliit lang talaga yon. So, pakita ko sa inyo isa pang carb, no? Para sa 2-stroke. Pwede rin sa 4-stroke kung kaya nyo gawa ng paraan yung, ano, yung mounting dito at yung higupan ng hangin. So, ito meron tayong mga sample dito ng, ano, ng carburetor na tatlo ang needle, no? Yan. So, ito. Sa mga 2-stroke, meron siyang... Ito 'yung tinatawag namin ano, high speed needle. 'Yan, ito. High speed needle, low speed needle 'yung nandito sa loob, tsaka 'yung kanyang minor. Wala 'tong minor, nasaan na ba ito? Ito maayos 'to. 'Yan, so 'yung idle needle, 'yan, low speed needle, tapos high speed needle 'yan. Sa ano, ah, sa RC terms kasi 'yan, eh. Sa RC terms kasi namin ginagamit 'yan, mga naga-RC. No, so radio control car na ano, na petrol. So ito, ito 'yung sa gas, no. Dami ng gas, gaano karami. 'Yan. Tapos 'yung idle nga, low speed needle 'yung nandoon sa loob. Tapos 'yung ano, idle needle sa minor. 'Yan, minor. 'Yan, minor. Ito naman, minor din 'yan pagka naka-idle. 'Yan. Minor yan pagka naka-idle. Pagka bibirit ka na, no? Ito nung magsusupply doon. Yan. So, sana maliwanag. Pag may tanong po, comment lang. So, ayusin na natin to. Salamat, guys. At thank you. So, ngayon, wala tayong magawa, no? Ang tanging magagawa lang na muna natin ngayon ay tanggalin natin yung clutch. No? Tanggalin natin yung clutch niyan. Yan. So, pagtanggal ng clutch, may mga paraan para pagtanggal, no? So, pwede nyong persahin, pwede nyong kalangan dito, no? Tapos ikutin nyo yan. Pwedeng ganun. Pero, pwede rin kung may pang-clamp kayo sa flywheel, pwede yun. No, aalisin nyo lang ito. Yan, flywheel cover na yan. Ito, tsaka itong ibabaw, itong engine shroud, no? Dumipaw. So, ngayon, isang technique lang muna i-ano ko sa inyo. Tuturo ko sa inyo kung ano nyo yung screw nyo dati. Yan. Tornilyo. Marami na rin may alam nito, mga idol. Isagad nyo lang. Isagad nyo sa flywheel. Yan. Isagad nyo lang sa flywheel. So, yan. Meron tayong number 8mm na ano. Yung iba, ginagamitan nila ng 5mm na ano, na tawag dito, Allen key. Allen wrench kasi yung iba, eh, no? Allen nut, Allen bolts, parang ganun. So, isagad nyo lang, guys. Hanggang maipit nyo yung ano, yung flywheel. Ayan. Kanaramdaman nyo na nasa magad na, sikipan nyo ng konti. So, ano, wag lang masyado kasi pwede kasi mabiyak yan, eh. Tsaka yung flywheel nyo pwede mabiyak. O yan, pagka ganyan na, kuha kayo ng number 17 na ano, na ratchet or open end wrench, no? Yan ang pantatanggal. So, number 17, no? Yan, number 17.
17 po pantanggal dyan. May open din kayo, box type, open type, ratchet, yan pwede. So, ganun lang. Yan. Oh. Pakadali lang, di ba? Yan, oh. Yan. Taas natin para makita niyo. Ayan, lumuwag siya, oh. Yan, oh. Ito yung bakit, ngayon po, sir. Yan yung parang kalit, makasin. No? Pansin bakit, ngayon. Yan, siya nga, wibasin. No? Siya nga, wibasin. So, makita naman niya, wibasin. Okay. So, wibasin. So, ito yung tinatawag nilang waybuster yan. Ito na pumapantay din po yan, no? Dumidiretso kasi ito sigsag siya, oh. May kita niyo, ganun-ganun yan. Para dito, yan. Yan. Kalagayan dyan, no? Para meron siya konting clearance, no? Pagka ano, ipinasok nyo doon, no? Tsaka para hindi kakalog-kalog. Kakalog-kalog. Kakalog-kalog ng ganyan. Pagka yan ay nagpantay na yan, maingay na yan, no? Kasi nga, yung pinaka-spring wave washer, kasi ito yung nagsisilbing spring, eh. Para ito ay hindi maglaro ng ganoon. Hindi siya mag-ganoon, mag-ingay, no? So, meron siyang wave washer na ganyan, yan. Ano siya, yan, oh. Yan. Pag nagpantay po yan, yun na. Medyo maingay na yung, ano nyo, yung clutch sides nyo, no? Gaganong-ganon na yan. So, minsan, ang ginagawa ko dito, iniipit ko yan ng, ano, ng long nose, no? Binibend ko ng konti yan. Binibend ko ng long nose yan, yun. Binibend ko yan. Binibend ko yan. Yan, gano'n. Long nose. Kasi medyo matigas yan. Para pagkabalik nyo, yan, oh. Pagkabalik nyo ng gano'n, medyo may ipit niya yung clutch. So, yan, no? Yan po yung wave washer. May nabibili yan sa Shopee. May nabibili rin sa, dito sa mga kaibigan natin na, ano, na, may mga shop ng, ano, standard scooter at saka pocket bikes. So, ayan, oh. Makikita nyo, laki na ng diferensya. Ito yung luma, oh. Ayan, susukatin nyo, yan ang diferensya nyan, oh. Ang laki, di ba? Unlike dun sa, ano, sa semi bago. Lalo na pagka bago. Ayan, oh, konti lang diferensya, oh. Ayan, oh. So, konti lang diferensya nyan. So, ito pwede nyo na may kabit yan dyan. Sukat naman din yan, no? Titignan nyo lang din yung direction na may tinuturong arrow. So, yan. Pag ganyan kasi, pag ganyan ang ikot nyan, eh. Ayan, no? Arrow. So, yan. Kasya rin po yan, no? Sakto rin din naman yan. Yung, ano na yan. Yung clutch na yan. So, ito muna ilalagay natin pansamantala, pang testing natin para mapatakbo lang, no? So, yan. So, ngayon, gawin naman natin, tanggalin natin to. Para malinisan natin yung makina, yung loob, yung ibabaw. So yun guys, ito na yung ating 4 stroke, no? Nilagay ko siya dito sa ating mounting, no? Mounting bench o ano. So wala pa yung kanyang clutch, no, kasi magpapalit nga tayo ng clutch. Tapos nilagyan ko na rin siya ng tangke, no? Gas tank na maliit, pang testing, no? So, yan. Or gawa kayo ng maliit nyo na tangke na pang testing. Iba, ginagawa nila yung bote. Bote ng 1.5, bote ng, ano, sakto, litro. Yan. So, ngayon, ang gagawin natin, tutune up na muna natin siya, no? Kasi medyo hard starting siya. So, pag pinaandar mo, hard starting siya, no? Wala kasi siyang chok. Ayun. Under siya. Yan, pero mamamatay siya. So, sa 4 stroke, kailangan kasi tuloy-tuloy yan. Ang gagawin natin, natanggalin natin yung tapon niya dito, yung cover niya sa carb. Kasi yan lang din naman ang tunuhan ng 4 stroke. Unless na lang pagka nagbago kayo ng carb, yung mga big carb na sinasabi nila. So ngayon, try natin buksan, ano. Meron kayong maliit na flat screw.
tatanggalin nyo lang yung rubber sa ibabaw. Sundutin nyo lang. Ayan. Sundutin nyo lang yan. Ayan. So, ito. Tapos makikita nyo sa loob, merong flat screw yan sa loob. I-zoom natin para makita nyo. Yan yung tinatawag nilang low speed needle. Ayan. Ayan yung screw na yan, o, nandun sa loob. Yung iba, Pacman tool ang ginagamit. Kasi hindi siya tawag dito. Hindi siya screwdriver. Bilog lang siya na dot. No, nandun. So, ang gagawin natin, bukahan lang natin ng konti, no. Adjust lang natin. Kung nakatapat siyang pagganon, lalakay lang natin ng konti. Siguro mga 1/4. Ayan. Konti-konti lang adjust, guys, kasi para hindi siya ganong kalakas kumain ng gas or ano. So ngayon, start uli natin, ano. Ilayo natin para ayan. Try uli natin i-start. Medyo maulan, guys, ha. Medyo ayan. Mambon, basa. So ayan yung ano, yan yung scooter na pinanggalingan niya. So binuksan natin. Tingnan natin kung may pagbabago. So yun. Yan. Medyo okay siya, no? Tingnan natin yung response niya. So aggressive ang response niya, no? Stop muna natin. Yan, pwede kayo mag-stop diyan. Pwede rin dito sa ano, sa kill switch. So yan, para makita niyo na umaandar talaga siya. Baba natin para makita niyo yung ano, yung kanyang flywheel, ano. So yan, paandarin uli natin. So yan, makita lang siya. Umaandar na yung kanyang flywheel. So muna natin, balikan natin mamaya ulit kasi umaambon, mga guys. So yun nga, no, tama lang yung adjustment ng konti, 1/4 lang yung adjust dito sa tawag nila dyan, low speed needle kasi yan, eh, no. So titignan natin yung detailed, yung detailed na ano, na composition ng carb. Kasi ito, pag ito ang inikot nyo, itong nasa taas ang inikot nyo yan, zoom natin. Yan. Pag itong taas ang inikot nyo, mahuhugot nyo pati yung ano, pati yung low speed needle, no, masasama nyo yun. Kasi kasama siya dito sa ano na to, sa isang buo na ito. Yung nando sa loob, yun yung low speed needle. So ibalik natin sa dati, no. Yan yung dati. So start uli natin para malaman natin yung pagkakaiba. Kita natin. Start ulit natin. Oh, nakita nyo. Halos mahirap siya paandarin. No? Ang hirap niyang paandarin, guys. No? Kasi kulang yung supply na pumapasok. No? Oh. Diba? Ilang hila muna bago mapaandar. So, yun nga. Pagka nagkaroon kayo ng medyo hard starting na makina sa 4-stroke, kasi nagbabago kasi yan, guys, eh. So laki, adjust lang yung needle na yan. So ayan, pakita ulit natin. Gawin natin pa ulit-ulit para hindi nyo makalimutan. Ayan, o. So konti lang, 1/4 lang. Ayan, 1/4 lang. So yun, nakaganon na siya, no. So start ulit natin. Para makita nyo na maganda, no? Start natin. So yun, isang hila lang umaandar na, no? Isang hila lang umaandar na. Tapos yung response niya, natin response. So yun, lakas ng response niyan.
Yan. Kasi parang yan yung nagdadagdag ng gas eh. Na yan yung nagdadagdag ng gas. So tumataas kasi yung needle, no? So explain na lang natin kung bakit ganun, no? So yun guys, okay na yan. Ilagay na lang natin yung clutch, tapos balik na natin sa ating Scorpion. So ngayon mga idol, balik natin yung clutch, no? Pagbalik ng clutch, ipitin ulit natin yung kanyang flywheel, no? O lagyan ulit natin ng bolt, no? Tingnan natin ito kasi nakakabala. So ayan, isagad lang natin, no? Pwede natin siya. Ayan. So sagad natin, no? Ayan, yung tamang higpit lang, huwag masyado kasi baka mabasag yung inyong flywheel cover. Tapos lalagyan natin ng grasa yung bolt, no? Ang bolt nito. Ayan. Tapos inspect nyo rin yung inyong wave washer, no? Kung hindi pa diretso or ano, naka ano pa siya, nakasigsag pa siya. So check nyo yan. Pagkaya na diretso na, ano na, palitan nyo na. So lagyan muna natin ng grease. So ito yung bolt, no? Dito lagyan natin ng grease. So konti lang para hindi magkalat. Ayan, lagyan nyo yan. Pwede nyo rin lagyan ng grease to para pagka tanggal nyo sa susunod, malambot, no? And then ito palang tawag dito. So ayan, ayan. Ito pala guys, susundan yung aro, ha? Kasi ang dalawang aro nyan, ayan o, ito at saka dito sa likod. So saan ang susundin yung arrow? Ayan o, pag ganon. Kasi itong isa naman pag ganon. So titignan nyo kung saan ang ikot ng inyong makina. So hilain nyo lang yung pull start para malaman nyo kung saan ang ikot. Kaso lang hindi nyo malalaman yung ikot kasi naka ano na, naka lock na, no? Itong ikot nito pag ganon. So kung pag ganon ang ikot, yung rotation ng inyong clutch pag ganito. Yan, yung ganyan ang lagay niyan. So ilagay niyo na. Yan. Tapos yung washer doon sa kalikod. Yung iba wala nang washer. Yung iba naman meron. Bakit? Kasi yung iba napagigitnaan ng engine mount yung kanilang ano, yung kanilang bell, no? Pagigitnaan. Yung iba naman direct diretso na sa bell. So no need na nilalagyan ng spacer, no? Ng washer sa likod. So ayan, lagay muna natin. So ayan, lagay niyo ganyan para hindi mahulog. Tapos balik niyo ng ganun. Minsan sa two-spring, sa two-spring naman ganito mahirap ilagay yung bolt. So may technique po yan, no? Kaya sabihin nyo bakit parang hindi kasya. So mayroon pong technique yan, di-discuss po natin. So yan. So nagkasya na. Kuha kayo ng number 17 ulit. So yun ang panghigpit. So ito guys, no, meron tayong screwdriver. Titingnan natin kung mabubuka natin yung kanyang clutch. Kasi pagka hindi yan bumubuka, ibig sabihin na naiipit yan. Masyadong ano, masyadong masikip yung inyong ano, tornilyo, no, yung inyong bolt, no. So tendency niya luluwagan niyo siya para ano, hindi maipit yung tawag dito, yung clutch. Yung iba naman
hindi nagmamatch yung bolt, no, na nailagay nyo, no. So kaya nangyayari, maiksi siya. So yun, dumaan yung ano, yung fire truck. So yan, maiksi ito, maiksi. So ang tendency, hindi siya tumutukod dun sa pinaka flywheel. Hindi siya tutukod kasi dapat tutukod dyan eh, para may play. Kasi kung maiksi yan, ididiretso niya lahat yung ang gagawin niyan. Iipitin niya lang yung clutch nyo. Yun. Tsaka importante rin yung mga spacer, no. So ayan, tignan natin kung ano, kung bubuka. So ano natin na konti para makita nyo. So ayan. So dito kailangan lang natin, tignan natin kung bubuka. Kailangan bubuka tapos babalik. Ayan, bumubuka tapos bumabalik. Ayan, ayan yan. Ayan. Ayan, pag binitawan, babalik. Dito naman sa kabila, ganun din. Kailangan babalik. Ayan. Pag bumuka, ayan, pag bumuka, kailangan babalik. Sabihin, okay yung ano niyan, okay yung clearance. So pagka umandar, bubuka siya, no. Unlike pagka minsan, masikip ito, hindi bubuka ito. Ito lang ang bubuka kung ito yung bulawag. Minsan naman masikip na, kahit anong rib mo, ayaw pa rin lumandar. Kasi nga ayaw bumuka eh, ipit yung iyong clutch. So ngayon okay na siya, tanggalin na natin to. Ibabalik na natin doon sa ano, sa scooter, sa frame niya. Sir, ayun yan, group na yan. Ayos.